Una, pinawalang sala siya, okay, ng prosecutor. Tapos inakyat, inappeal, tapos biglang umokay. Pabilisin na lang natin yung takbo, ah. Siyempre, pag may court of appeal, sandaan nyo, meron yan. Regional, yung unang korte, CA, tapos Supreme Court. Ang, yun ang pinaka-pinali, di ba? Yung Supreme Court. So, inakyat sa Supreme Court ngayon. Biglang sinabi ng Supreme Court, wala, hindi totoo yan. Alam mo, hanga ako. Sabi ko, hindi ko alam kung maawa ako o magdidiwang para kay Bong Navarro. Kasi, mantakin mo, ilang taon niyang inisipan siya ng tao na siya ay nanggahasa. Diba? May mga naglabasan. Hindi. Ito, aminado naman tayo. Hindi ko naman sinasabi. Kasi hindi ko sinasabi. Meron pa isang lumabas eh, na nakesyo minolesta din siya. Ito, ganito. Hindi, wala akong sinasabi dun sa una. Yung unang nagsabi sa kanya. May nauna nagsabi. Merong, hindi. Etong kaso na to, meron pa daw unang nangyari. Yung isang babae, hindi ko na lang papangalanan, na ganun din daw ang ginawa sa kanya. Hindi ko inaabsuelto si Bong Navarro doon sa una. Okay? Pero even if kunwari lang, let's assume na totoo yung nangyari nung una, it doesn't mean totoo yung pangalawa. Naintindihan ho natin. Kasi sa Pilipinas, kunwari nakita na nilang medyo may mahilig sa babae. Oh. Kumikindat-kindat ka pag nakakita ka ng babae, isipin ka agad, pagka meron nangyaring siya na yun. So ganun na nangyari sa kanya. Okay? So itong pangalawang babae, sinabi na, 'di ba, binugbog nga siya doon sa hotel, kesyo condo ba 'yun o hotel, condo ata. Tapos kesyo ni rape daw niya. Anyway, in other words, simple lang po. Sinabi ng korte, hindi totoo, pero lahat ng tao sinabi na totoo. Kawawa, ano? Hindi, sobra akong naawa dun sa tao. So, mantakin mo, binitbit mo yun, your entire showbiz. Tapos may time pa na nakulong siya, na inusgang. Ano kaya naiisip mo nun? Sandali, pareho kami. Nagkasundo kami. Parang ganun eh, bigla siyang nakasuhan. Ibig sabihin, walang ganun. Ang pangit sabihin. Pero may nangyari, kung may nangyari man, hindi yan ang hatol ng husgado. Ibig sabihin, pareho silang may gusto. Yun ang ano, di ba? Hindi ako abogado, ha? Nagtatanong lang ako, ha? Paano na yung piyansa? Kasi binuhay sa CA. So kinulong siya. Siyempre, kinulong ka sa NBI, kinulong ka sa Taguig City Gate. Alam naman, hindi ka magpiyansa. So nagpiyansa siya ng 1 million. So paano na 1 million ngayong napatunayang hindi pala totoo? Ibabalik yun? Ayun, sabi ng isang abogado ito, ha, ibabalik. Ayun. So ano ang punto natin dito? Ang punto natin, sana ho bago ho tayo mag ayan, ibabalik daw, refund. Ay, buti naman ibabalik. Hindi, alam nyo, sana lang ho tayo mga Pilipino. Naintindihan ko, minsan ang sarap magkundina ng tao eh. Totoo, ang sarap kumundina ng tao eh. Sabi nga nila, 'di ba, merong quotation si PRR diyan eh. Pag ang tao daw nagkukundina o nagja-judge, eh siya, yan daw yung mga panahon na talagang todo-todo isang tao eh, 'di ba? As in, grabe ho. Eh mukhang lalo na ho ngayong panahon ng social media, yung panahon ho ng lahat ng tao opinionated, as in lahat ng tao pwede nang manghusga, pwede nang bumitaw ng kung ano-ano. Eh, ayan na ho, yan nangyayari. Kaya lang, sana ako, bilang sana ako may impluensya pa sa inyo. Baka naman pwede, bago ho tayo humusga, tingnan ho natin yung lahat ng facts. Pakinggan ho natin. We are not trying to parang inahayaan o kinakampihan ng isang tao. Hindi, tingnan natin yung facts. Huwag muna tayong humusga. May korte para dyan. Diba? Merong espasyo para dyan sa paghuhusga. At yan po ay ang korte. Tingnan muna natin yung mga facts. Alamin muna natin. Ito yung mga facts na nangyayari. From there, mag-antay tayo hanggang makumpleto po yung facts. Diba? Para ho sana, para lang mas maging matured ang social media. Kesa naman yung banat lang dahil ng banat. Diba po?